no? Ito sa wakas dumating din. Actually, nabuksan ko na to para itinest ko kung may power ba. So, meron naman siyang power. Ito, pakita ko sa inyo. Hindi ko rin to alam. Ngayon ko palang to nagkaroon ng ganito. Papakita ko sa inyo kung paano ma-activate nung ano niya. Yung may 10GB na ano. Yan, 10GB na free. Oh, ayan, ito, guys, buksan natin. Dumating na rin yung ating dito, okay? Pero hindi ko alam kung paano to i-activate. So, subnan lang natin yung ano niya. Ito, may ano nga pala. Ito, may parang warranty ba to? Resibo, yan. Tapos, ito yung SIM card niya. Yung data SIM. Hindi ko alam kung nasa loob na ba ng ano to. Sa loob na ba ng kwanti. Tingnan natin mamaya. O, tapos, ito yung mga card niya. User's guide. Yan, user's guide. Tapos, may warranty certificate. Ito. Yan, warranty certificate. At, kung ito, kung paano mo i-set up itong dito kinatin. So, ito, buksan natin sa loob, ha? So, ito yung packaging niya. Yan. Ayan ang nasa loob. Ito. Ito yan. Yung ating PLDT home. Dito kina modem. Tapos yung sa loob. Ayan, meron pala ng ibabaw. Tapos, meron pa dito. Sandali. Ah, ayan. Ayan yung cord niya. Ito yung cord. Ayan, ito yung kakabit dito sa likod. Ayan, ito. Kabit dito. Okay. Ah, ito at saka yung USB cable. Dito naman to. Dito. Tapos yung isang kuan sa laptop or sa computer. So ito, guys, titignan natin kung paano ito ma-activate. Ayan. Hindi ko alam kung saan yung SIM slot. Dito siguro. Okay. So lagyan natin ng power. Saksak muna natin to. Yan. Tapos patong natin dito. In short. So ito. Ayan. Saksak natin. Ito. So titingnan natin kung power on ba. O wala. Ah, ito. Ito pala. May power. Power on. Itong puti na to. Yan. So, try natin. O, yan. So, nag-power off. Pag-power on. So, ito yung mga ito. Sabi, function yung mga, kung ano yung mga functions ng mga lights dito. So, meron dito yung so, yung power. Ito yung sa ibabaw. Ito yung power niya. Pag green, the device is on booting. Okay. So, ito. Nagbo-boot siya. Tapos yung pangalawa, itong SYS. Ito. Ito yung system indicator niya. Kung naka-orange na, so, kung naka-orange, the device is powered on and booting. Kung naka-orange. Pero kung naka-green, ito, kung naka-green na siya, so the device daw is, network is available. So, yung, ito pala, yon, yung SYS. Tapos yung sa baba, itong 4, 3, 2, 1, ito yung indicator ng signal strength. So, yung pinaka-ibabaw, yung number 4, yun yung strongest signal.
Yung number 3, strong signal. Tapos yung number 2 is moderate signal. At saka itong 1, low signal. So yung sa baba naman, ito yung SIM. SIM light indicator niya. Or 1 indicator. Kung nag-blinking ito, meaning to say, SIM card is error kung nag-blinking. Pero ito, naka-green naman. So, SIM card is ready. Okay. So, ito naman sa baba, Wi-Fi status indicator. Oh, ito, Wi-Fi status indicator. Kung naka-green daw, kung naka-green is Wi-Fi enabled and working. So, enabled daw ang Wi-Fi at working. Okay, so yung sa baba, kung nag-blinking naman, kung blinking naman siya, device is triggered and at work. So ito, naka-steady man. So Wi-Fi enabled and working. So okay siya. So yung sa baba naman, LAN ports, ito yung indicator ng LAN ports. Kung naka-off, no cable, no LAN cable connected. Kung naka-off ito. So, wala pa man tayong nilagay na ito. So, naka-off pa siya. Pero kung naka-green na ito, so, meaning to say, the LAN port is up. So, nag-work na. So, ngayon, ano natin guys, paano natin ito i-activate? So, sabi dito, plug-in device to power source to activate. Yan, naka-activate na, naka-power na. So, number 2, sabi, get the default Wi-Fi name and password from the sticker located at the bottom of the portion of the device. So, nandito, tingnan natin. Yeah. So, device is 192. So, dito, okay. Yan, ito yan, guys. Ito yung PLDT home. Dito tayo kukonek. Okay, so yung password niya is type tayo PLDT home. Okay, tayo natin dyan PLDT home. Tapos connect. So ayun guys, connected na tayo. Tapos ito nga pala guys, matitingnan natin. Yan, nagbi-blink na. So, sabi, nag-work siya. Tapos dito naman, yung light is 4, 3, 2, 1. Naka-light siya lahat. So, nasa number 4 siya. Ayan, kung ang sinasabi, strongest signal lang yung nakukuha niya. So, mamaya, malalaman natin kung ano yung speed niya. Dahil nakalagay siya sa 4. May, titingnan natin. Speed test muna tayo. So, titingnan natin. Yan, naka-connect tayo sa ating PLDT home. So, ngayon, speed test natin. Ano ba kalakas? Uy! Okay na! Ayan guys, umabot siya ng 22. Ba't minto? Oh, nawala. Oh. Yan, pumalik. Ah. Nawala yung signal tapos bumalik. Tinulit. Yan, speed test. Yung P niya is 51. Yan, hintayin lang natin. Download test error. Bakit kaya? Punta tayo sa iba. So fast tayo, sa fast. So, yan. Ito tayo sa fast.com. Yun. Yan.
Ayan guys, umabot siya ng 11 Mbps. Pwede na. 9.7. Wala. Yan. Abot siya ng yan, 10 Mbps. So, try natin ulit. Ulit tayo ulit. Speed test tayo. Tayo lang natin. Ayan guys, kikita nyo, maabot siya ng 16 Mbps. Ayan. Nine point nine. So ito guys, ayan. So, ito guys, wala pa siyang modified antenna. So, mamaya, hinangan pa natin ng dalawang antenna dito. Gamit yung SMA, lalagyan natin para pang-external. So, sa ngayon, built-in siya muna, tapos wala pa siyang super admin. So, update ko kayo guys, pag nalagyan ko na to. Tapos test natin ulit kung yung dati niyang speed na 10 or 9.9 to 10 to 17 Mbps kung malalampasan ba niya. So sa kaya dyan lang muna. Maraming salamat sa panonood. At ito po yung Diplop TV. Salamat!